Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napapansin ninyo na parang hindi lang kayo nakatira sa loob ng inyong puntahanan. At ang kasunod po nito ay parang lagi po kayong minamana sa buhay. Gusto niyo po ba na mawala na kung anuman ang mga negatibo? Maaring may mga negatibo sa loob ng inyong tahanan na siya nagiging dahilan kung bakit lagi kayo minamanas. Kaya kailangan na alisin niyo po yan mga bossing. Ako po ay may tuturo sa inyo na isa sa mga napaka-epektibo mga pamamaraan para mawala na po yung mga kamalasan niyo pong yan mga bossing. Para instead na kamalasan ay puro swerte at dadaloy po sa atin. Kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan ay mainam na subukan niyo po ito. Lalo-lalo na kung meron kang materyales na aking pong mababanggit na meron po kayo mga bossing, iwanang imposible para makamit niyo po ang inyo po mga pangarap sa buhay. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, at siya mga bossing ko, lumarga na po kayo at mag-wish kayo na mula sa inyong puso na mawala na ang kamalasan na iyo at instead na kamalasan ay puro swerte at dumaloy po sa inyo. Kaya kung kayo po'y naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Dumadaan sa mga iba't ibang mga pagsubok o kaya minsan kayo po ay napadaan tapos parang biglang dumaan, nakakita po ba kayo ng ganyan sa loob ng inyong puntahanan, tapos lagi na lang po kayo minamalas, lagi na lang may isa sa miyembro ng pamilya ay may karamdaman, nakaranas na ba po kayo ng ganyan? Ako, marami ako mga kilala ganyan po mga pinagdaanan. Ngayon po, ang aking po may re-recommenda sa inyo ay mainam na subukan niyo po ito para matigil-tigil na yung mga pagsubok niyo po mga pinagdadaanan. Mainam ay ganito po mga bossing. Kayo po ba ay makakuha ng mga buntot po ng pagi? O kaya kung wala kayo makakuha na ng buntot ng pagi o sanga po ng ng akasya, baga sanga ng akasya, yung maliit lamang mga bossing, sumakli kayo tapos yung ano ng akasya, pero magpapaalam ka muna kasi sinasabi nga po nila na ang puno ng akasya ay tinitirhan po ito ng mga maligno, ayan, samot-samot na, kaya kumbaga magpapaalam ka muna. Isang maliit lamang na sanga nito mga bossing, pagkatapos alisin yung mismong dahon po nito, tapos yung mismong sanga po niyan, tapos mag-wish ka lamang po dyan. Basta kung hindi ka makakuha ng, ito po muna ha, ang kauna-unahan ko may re-recommenda, buntot ng pagi, ayan. Nakita niyo po yan, buntot ng pagi po yan mga bossing yan. Parang mga lima po yan or apat na kumpol, meron din po kami doon sa kabila, buntot ng pagi, proven po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, para hindi po kayo pasukan ng mga negatibo, panay mga positibo lang po ang pumasok po dyan sa loob ng inyong tahanan. Kasi lagi naman po sa lahat ng bahay ay lagi po may bantay. Kaya kailangan ang bantay ay okay lang yung mga swerte. Huwag po kayo magpapapasok ng malas. Meron akong kakilala, ang laki-laki ng bahay po nila mga bossing. Dahil sa sobrang laki po nito, tapos walang tao lagi. Ngayon po mga bossing, ayun ang nangyari, pinasukan ng negatibo. Alam niyo po ba, minsan lang silang tatao doon pero lagi sila nag-aaway hanggang ending na pabenta. Yun nga po mga bossing, kaya kailangan meron tayong mga pangontra. Ngayon po mga bossing, oh ito na. Wala kayong buntot ng pagi, pwede nga rin po yung sanga ng akasya. Meron din kami pinaano ko nga po sa inyo, yung dahon ng akasya tsaka yung uling po ng kawayan, tapos meron itong bigas, may konting asin at mga iba't ibang klase ng herbal. Yung po ay nasa bote. Yan, pangalis din po yun. Or kaya, basa yung ano ng akasya, mga bossing, yung sanga, pwede rin po siya. Ganun din po, mga bossing ko, maganda rin. Meron po kayong, kung hindi po yan, or kaya yung nasa bote namin, ano po, isang mangkuka na asin na lamang. Kasi baka po kayo mahirapan eh. Ngayon po mga bossing, kumbaga nasa inyo po ito kung ano po yung gusto ninyo. Pero ang pinakadabe sana, kung yung butot nga po ng pangi. Yan po isa sa mga napakaswerte. Swerte po yan sa hanap buhay, swerte rin po yan sa mga mananaya, swerte yan sa tahanan, swerte yan sa negosyo. At syempre, swerte rin po yan para hindi kayo pasukan ng mga negatibong enerhiya. Kapag pinasukan kayo ng mga ganyan, nandiyan na yung samot-samot na mapapasin nyo. Lagi na lang may karamdaman na isa sa miyembro ng pamilya, lagi may away-away, may mga problema, hindi matapos-tapos. Yan po yan. Subukan nyo po yan mga bossing nyo aking tinuturo. Basta yung isang mangkuka na asin natin ay hindi po ito matutunaw. Kapag po ito'y natunaw, ilagay nyo lamang po ito sa may lababo, ibusyo po sa lababo, dyan nyo nahugasan yung inyong mangkok,
or kaya yung inyo pong baso, pagkatapos patuyuin niyo po yan yung inyong baso or yung mangkok po ninyo, tapos maglagay ka po muli, mga bossing. Maganda na lagi tayo merong ganyan, mga bossing. Ganon din po, mga bossing ko, na kapag ka, ito, buksan niyo muna yung gripo po ninyo, hayaan niyo makaagos sa malayo. Kapag nasa malayo na yung natunaw nating asin, lagyan niyo na isang kutsarang suka para ma-stop na ang mga kamalasan na mga pinagdadaanan natin, mga bossing. Tapos gawin niyo po muli. Basta marirekomenda ko sa inyo, basta yung buntot ng page or kaya yung sanga ng akasya, or kaya po yung nirekomenda ko po sa inyo, yung pinapakita ko sa video na may uling, na may ng kawaya para tagusan ng malas, mawala na yung mga kamalasan, tuloy-tuloy ang pasok po ng swerte, mga bossing. Ako nga po, mga bossing, dahil nga po yung puno ng akasya, swerte po yan, kasi pinamamahayan nga po yan, lalo-lalo na kapag meron ka naman ganyan. Pero wag yung puno ng akasya sa mismong harapan, ha? Lumalaki po yan. Sa likod, pwede po yan, mga bossing. Kasi sabi, pinamamahayan yan. Parang ano rin po ito, yung puno po ng balite. Parang ganun, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, maganda po yan. Yan po ay tinitirhan nga. Ginagamit din po yan sa mga iba't ibang klase ng ritual, mga bossing. Kumbaga, malaki ang pakinabang at yan po, ang dulot din po ay swerte. Yan, sabi nila na kapag may punong ganyan, i-ganyan mo lang daw yung kamay ninyo doon sa mismong puno. Yung negative, hihigupin daw po nito. Pag pwede ka rin mag-wish kung ano bang po yung ninanais po ninyo doon sa puno. Mag-wish ka na ako'y magtagumpay sa buhay. Mabilis din daw itong didinggin kapag po daw ganun, mga bossing. Kasi may lubos kayong paniniwala, walang imposible, mga bossing. Mag-wish ka na mula sa inyo pong puso at intim na panalangin. Yun lang po, mga bossing. Salamat po.